Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan. Ipahayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigdigan. Sa ngalo ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo po kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mo na karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Pakinggan ninyo ang kaso ng Panginoon laban sa Israel. Tumindig ka, Panginoon, at ilahad mo ang iyong kaso. Bayaan mong marinig ng mga bundok at mga burol ang iyong sasabihin. Mga bundok at mga pundasyon ng sanlibutan, pakinggan ninyo ang sakdal ng Panginoon laban sa Israel na kanyang bayan. Sinasabi ng Panginoon, bayan ko, sagutin ninyo ako. Ano ba ang nagawa ko sa inyo?
Naging pabigat ba ako sa inyo? Inialis ko kayo sa lupain ng Ehipto at tinubos sa pagkaalipin. Sinugo ko sa inyo sina Moises, Aaron at Miriam upang kayo'y pangunahan. Ano ang dapat kong dalhin sa aking pagsamba sa Panginoon, nag-Diyos ng kataas-taasan? Magdadala ba ako ng guyang isang taon ang gulang bilang handog na susunugin sa kanyang harapan? Malugod kaya ang Panginoon kung siya'y handugan ko ng libo-libong tupa o walang katapusang agos ng langis ng ulibo? Matuwa kaya siya kung ihandog ko sa kanya ang aking anak na panganay, ang laman ng aking laman, bilang kabayaran ng aking mga kasalanan? Itinuro na niya sa inyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ito ang nais ng Panginoon. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay. Patuloy mong ibigin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod sa iyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Ang lahat ng matatapat na lingkod ko ay tipunin. Silang tapat sa tipan ko't naghahandog niyong hain. Ang buong kalangit ay naghahayag na ang Diyos isang hukom na matuwid. Kung humatol ay maayos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Hindi ako nagagalit dahilan sa inyong handog, ni sa inyong mga haing sa damban ay sinusunog. Bagaman ang mga toro'y hindi ko na kailangan, maging iyang mga kambing at ang inyong mga kawan. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Bakit ninyo inuusal yung aking mga utos? At bakit ang paksa ninyo ay sa tipan natutungod? Pag kayo ay tinutuwid, agad kayong napupuot at niayaw na tanggapin yung aking mga utos. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Kahit ito ay ginawa, hindi kayo alumana. Kaya naman ang akala, kayo't ako'y magkaisa. Ngunit ngayon, panahon nang ako'y kayo'y aking pagwikaan upang inyong maunawa ang ginawang kamalian. Ang parangal na nais ko na sa aki ihahain ay handog ng pasalamat, pagpupuring walang maliw. Akin naman ililigtas ang lahat ng masunurin. Ang masunurin sa Diyos ay sasagipin niyang lubos. Magsitayo na po ang lahat. Ninyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Oh,
Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, "Guru, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Laging masama at di dapat tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaan na inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabi nasa tiyan ng dambuhal ng isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga Ninibe laban sa laking ito, at ito ay kakatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig ang reyna ng timog laban sa laking ito, at ito ay kakatulan ng kaparusahan, sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiyo po muna ang lahat. Ano ba ang gustong ikayag ng ating ebanghelyo ngayong umaga? May mga eskriba at pariseyo, ayaw nilang paniwalaan na si Jesus ay ang Misaya na pinadala ng Diyos Ama sa lupa para iligtas tayo. Kaya ang mga turo ng Panginoon ay hindi nila pinakikinggan at ayaw nilang magbagong buhay. Kung nananatili sila sa ganitong kalagayan at hindi pa rin nagbabagong buhay, kung namatay sila, hindi sila tatanggapin sa langit. Magdudusa sila sa labas ng langit. Magiging tiwangwang ang kanilang buhay sa labas ng langit.
tayo kung ibig natin makapasok sa langit pagkatapos ng ating buhay sa lupa. Tanggapin natin si Jesus na Mesiya ng Diyos Ama sa lupa. Pakinggan ang kanyang itinuturo at magbagong buhay tayo. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyaya na makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Ang ating tugon, Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway ipahayag ng walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Nineve, naway ating itakwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo ng walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang masalamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula panoong una ang kanyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kanya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Naalakad, tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagtulot na tayo'y may maihain sa hapan. Alay namin inyo
pong tanggapin at inyong pabanalhin kung mararapatin. Inyo pong itong gawin, katawan at dugo ni Jesus. Ating alay na alag at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal, na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-ahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga pag-aakin na ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang aking hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalan na gaya ng iyong kaluob sa mga alay ni Abel na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambakin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kaganda kang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa kagad mo na siya ay iwastong lubos, siya ay pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong ipinakintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo na po lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig.
kaisa ni Francisco, aming papa. Jose, aming obispo. At nang tanang kaparean. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lakat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayak ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya
At huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkaluuban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kaluuban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Order ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayakan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kanyang bigay, kumangihon tayong lahat. Tumira sa loob ko, buklot tayo sa Diyos. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. Pagkain kanyang alay, magsimba tuwing Linggo. Tularan si Maria, kapwa na titulungan. Tinanggap ko si Jesus at ang puso'y kaysaya. 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 Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay.
at gawin mong kami patsulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan patungo sa pagbabago na nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangan ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.